Good afternoon po. 'Di ba? Ito nga yung oras na kung saan punong-puno ng kaantukan ang bawat isa sa atin. Totoo ba 'yon? 'Di ba? Kahit anong araw basta sa mga ganitong oras, ito yung araw o ito yung oras na kung saan kahit nung bata pa ako, sinabi ng papa ko, ng lolo, ng lola ko, "Oh, mga aki, tururog na." 'Di ba? Tatyan, makalawat na naman kamo. But anyways, mapalad po tayong lahat dahil ito yung oras tinakda ng Panginoon upang tayo makapakinig na kanyang salita ngayong hapon. Sino po dito excited na? Parang wala. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon sa hapong ito. Amen? So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan muli ako ng pagkataon na makapagsalita sa kapwa kong mga youth and young adults. Hindi ko naniniwala. Isa sa mga tumawa yung asawa ko. Di ba? But yan po, sa lahat po na nandirito at sa ating mga kapatid o nanonood sa Facebook Live, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ay pinagpala po tayo ng salita ng Panginoon na pinamagatang po na know your potential. Di ba? So, ngayong hapon po, ano nga ba talaga ang isang potensyal ng isang Kristiyanong kabataan? Di ba? Ano nga ba talaga ang suliranin mo bilang isang Kristiyanong kabataan, hindi lang sa pamilya mo, hindi lang sa lugar mo, sa barangay, sa syudad mo, but sa buong mundo? Di ba? Kasi po, aminin man natin sa hindi, ngayong panahon po ay kitang-kita po na tayo worldwide. Di ba? Isang click mo lang sa Facebook post mo o kung saan mang social media platform, di ba? Lahat ng tao sa mundong ito na merong ganun ding social media platform ay pwedeng makita kung ano ka bilang isang Kristiyano. Tama po ba yun? At ngayong hapon po, ay paalala sa atin muli ng Panginoon kung ano ba ang isang potential mo bilang isang anak ng Diyos. Amen po ba yon? So kung may mga Biblia po kayo, makipagbukas po kayo sa akin sa Ephesians 3. Binasa na po kanina ni Mahalia yung ating scripture reading. Ito po yung ating verse for this afternoon is the in Ephesians 3, chapter 3, verse 20. Sabi po dito, "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us." Manalangin po tayo ngayong hapon. Ama naming nasa langit, marami pong salamat sa oras pong ito. Salamat sa pagkakataong muli na makapakinig ng iyong salita. Ako po'y lumalapit po sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng pagsama mo. Ikaw po, Panginoon, ang siyang makita at manguna sa amin, sa akin, O Diyos. Taguguin mo po ako, Panginoon, sa iyong kabanalan. Ikaw at walang iba, Panginoon, ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Ang iyong salita, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ako. Ikaw po, ang siyang maluklok sa lahat ng ito. Dahil ikaw lamang at wala nang ibang karapat-dapat ng pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aking panalangin, ang aming nais sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. Kilala niyo po ba ito? Yeah? Di ba? Sa mga panahon ngayon, sabi ko nga, paano kaya ang kukol yung attention ng mga kabataan ngayon? Ano? Di ba? Minsan, sabi nga nung isa kong kapatid, madaming nag-aaway-away dahil di sabi ko, ano nangyayari ba dyan? Di ba? Tapos, sabi ko, sino ba sila? Tapos sabi ko, nung kabataan namin, eto yun, yung sikat, isa sa mga, kilala niyo po yun? Si Blue? Kilala niyo yan? Mga asul. Di ba? Sabi ko nga, di hamak na mas guwapo talaga nung palahon yung mga boy band. Anyways, sabi ko nga, kahit din sila, di ba, nagdaan sila sa lahat ng pagsubok and nung nakuha na nila yung pinaka potential nila bilang isang artist, di ba, doon nagsama-sama sila.
At isa sa mga gusto kong awitin ng bloom ito ay ito po. Nag-play na daw. Paano mag-play? Pa-play daw ako, bro. Manual. Mayo po. Mayo. Sayang. Sige po. Wait lang po ah. Kasi isa ito sa mga parte ng ating mensahe ngayon. Wait lang po. Kung alam niyo po ang awiting ito, pwede niyo sabayan. Halata po. Ako, alam ko din po ito minsan. Sumikat po ito way back 20s, 2000 hanggang 2010. The best in me, 'cause no one else can do. Yeah. My side, di ba? That's why I love you. Yan. So, totoo yun, di ba? Kaya nga po ang mga kabataan, di ba? Minsan, naghahanap tayo ng, sabi nga po yan, kung kukompleto sa atin para makuha natin yung full potentials natin bilang isang kabataan. Kaya nga po minsan nag-aaral tayo. Sino po dito ang nag-aaral pa hanggang ngayon? 'Di ba? Simula nung tayo isinilang, 'di ba? Nakatakda na po ang lahat ng tao na mag-aral. Tama po ba? 'Di ba? Hanggang preparatory, mag-kinder, hanggang grade school, hanggang senior high, hanggang college, minsan nga nag-aano pa ng post-school, post-grad, hanggang yun, sa pinakamataas. So, ang tanong ko po ngayong umaga, ano po ang pinakamataas nating grado na nakuha? Diba, minsan po, diba, may mga tawag dito, may mga, sa college po kasi, minsan, by numbers, may 99, ng ganyan, may, minsan naman, may A+, B, ganyan-ganyan, diba? So, minsan, pag nakita natin yung isang, kaklase natin na tawag dito, napakataas yung grado, masabi mo, grabe naman si classmate. Diba? Ang taas ng possibility na ito yumaman dahil sa ganito-ganyan. Ang talino-talino. Diba? Nalampasan niya yung lahat ng mga pagsubok nung school year. Diba? Lalong-lalo na siguro kung ikaw ay tawag dito, makatanggap ng A+ na score. Sino dito ang naka-experience na nun? Hindi ako tataas kasi hindi ko pa na-experience yun. Negative F? Grabe naman yun. Di ba? Minsan kasi may ano pa tatlong letter, INC. Mga ganun, di ba? But, eto po yun, di ba? Speaking of potentials, kilala niyo po ba to? Alam niyo po ba to? Movie ito sa Universal Studio. Sino po siya? Yan. Si Joss, the great white shark. Si Joss po, isa po sa Joss po, isa po sa pinaka ang breed niya po or ang category niya sa mga pating or shark sa dagat, isa po siyang white shark. 'Di ba? Ang laki niya. Sa totoo lang po, isa siya sa pinaka malaking pating na pwedeng yung makaharap sa dagat. 'Di ba? Kaya niya pong kumain ng isang buong tao na hindi ihigit sa isang minuto. Di ba? Sino dito ang gustong makatagpo siya? Wala naman po siguro ano. At alam niyo po ba, isa sa mga experiment ng isang marine biologist, kasi alam niyo po, yung potential na pinagkaloob sa kanya ng ama is maging
simula po dito, kasi sabi po dito is 20 feet. So, gano'ng kahaba yung 20 feet? Yun po yung reach, peak or highest potential niya na kahaba, 20 feet. Try to imagine that kind of shark na makaharap mo sa dagat, 20 feet. Diba? Ganun yung full potential niya. Ganun siya pwedeng hanggang ganun kahaba yung kaya niyang ihaba bilang isang pating or bilang isang white shark. At ang bigat na pwede niyang maximum weight bilang isang white shark is 3,500 pounds. Dabi, di ba? Napakalaki. At pinag-experimentuhan po siya ng mga marine biologists, yung lahi po nila, habang maliit pa po yung bagong silang na white shark, nilagay nila sa isang maliit na aquarium. Isang maliit na aquarium. At alam niyo po ba, ikinumpara ng mga marine biologists yung magkapatid na pating or na white shark na lumaki sa isang aquarium at lumaki sa isang open sea, sino po ang mas malaki sa tingin niyo? Siyempre, yung lumaki sa open sea, di ba? Compare doon lumaki sa aquarium. Alam niyo po ba yung lumaki sa aquarium ay hanggang 4.5 feet lang. Yung aquarium na sinasabi ko, yung aquarium pong, yung alam niyo po yung ocean park? Ganun, yung marine aquarium. So lumaki lang siya hanggang 4.5 feet. Na dapat na ang inalaw ng ama na full potential ng kanyang haba is 20 feet, pero dahil na-confine siya sa isang marine aquarium, yung naging potential nilang na paglaki is 4.5. Kumbaga, na-confine siya doon. Hanggang doon lang yung kaya niya. Kasi doon lang yung sa maliit na space. Pero yung kapatid niya, na hindi nilagay doon sa marine aquarium, kundi nandun sa open sea, na-reach niya yung full potential niya. Hanggang 20 feet yung haba niya. Diba? Next po, alam niyo po to? Yan po, alam niyo po kung bakit masyadong kami sa isda ngayon? Kasi yung Iron Man po, yung nakaraang mga linggo, nag-vacation kami sa Roma. Diba? Madami akong nakasalamuha, nakita ng mga tawag dito, yamang dagat na hindi ko pa nakikita nung ako yung nasisilang. Hanggang first time ko makakita nun sa si Roma, sabi ko, kuya ito, anong tawag dyan? Manupin. Sabi ko, anong manupin? Ang araw ko si Bubog. Diba? Tapos, first, alam ko, merong yung tawag dito, yung lumalaki, parang bola. Yung hindi ito kinakain, botete. Sa imagination ko lang, first time ko makakita doon ng botete, na kapag nahuli mo siya, bibilog siya. Araw pala yung talaga yung kayan. Kumbaga, that time, hanggang sa mga oras na ito, sabi ko, ang daming hiwaga pala sa dagat. So, yung pike po, isang sea water eel. Ito po siya yung pinakamalaking pike po. At alam niyo po ba, siya, mahilig siyang kumain ng mga maliliit na isda. So, siya po, yung mga marine biologists, inaalagaan po siya. So, nung time ng feeding, yung feeding time, binigyan po siya ng isang banyerang maliliit na, ang tawag natin doon, yung mga tabius po, baga. Yung maliliit na parang balaw, parang dilis, yung maliliit pa. At nung itinapon sa kanya, hindi lang ng isang minuto na ubus niya yun. Ganun siya katakaw na isda. And then, sa eksperimento naman ng mga marine biologists, nilagay siya sa isang aquarium na punong-puno ng tubig, tapos hinati yung dalawang area, di ba, ng isang transparent na salamin. Nandito siya at nandito yung feeding area niya. Alam niyo po ba, ibinuhos ng marine biologist yung mga maliliit na isda sa ditong side. At dahil merong salamin, wala siyang ibang ginagawa kundi iuntog ang kanyang ulo doon sa salamin para makain niya lang yung pagkain niya. Hanggang dumating yung isang oras na hindi niya nakayang pumasok doon, sumuko po siya. At ang ginawa ng marine biologist, inalis nila yung partition, yung transparent na salamin,
para makakain siya, pero hindi niya po yun kinain. Hasta pinalibutan siya ng mga maliliit na isda, hindi niya pa rin ginalaw yung mga maliliit na isda. Hanggang siya ay mamatay. Diba? Hanggang siya ay mamatay sa gutom. So, magtataka ka kayo, bakit kaya ito yung mga example ni Kuya Dondy? Unang, dalawang punto po. Una, masarap po at maganda sa pakiramdam ang paminsan-minsan magpasiroma po. Ano? Ah, hindi. Alam na yung alam ako. Hindi, two points. Bakit kaya? First, to solve any problem, to solve any problem you experience in life, you have to know what causes the problem. For you to solve the problem you experience in life, una, you must know the cause of that problem. Diba? Pangalawa, we must recognize that many of us have the same things limiting our potential just like the shark and the pike. Diba? Ang daming mga tawag dito mga bagay-bagay na naglilimita sa atin para makuha natin yung full potential natin. Katulad nung shark. Ano? Katulad nung eel. Katulad nung pike sa atin. So, ang tanong, bakit kaya hindi nakuha ni shark yung full potential ng kanyang growth? Dahil lumaki siya sa isang maliit na area. Diba? Yun yung cause of the problem. Bakit kaya hanggang dun lang lumaki yung pating. At bakit kaya yung pike, hindi na siya kumain kahit inalis na yung divider? Sabi ng mga marine biologists, kasi nawala na yung amor niya sa buhay. Nawala na yung pag-asa niya sa buhay. Sabi nga nung isa, for just 1 hour of attempting na kainin yung lahat ng mga pagkain, hindi mo siya pinagbigyan. Diba? Nawala na yung pag-asa niya sa buhay niya. At dahil doon, namatay na siya sa gutom. Hanggang kinain siya ng mga maliliit na isda. Diba? So ngayong hapon po, sabi ko nga kung sino yung nakakuha ng sige po, totoo. Sino dito ang may pinaka marami na kuwang A sa school? Isa, dalawa, wala. Wala. So, bibigyan ko po kayo ng tatlong A's ngayong hapong ito. Ano? For us to know our potential, our full potential as Christians, una po na A is we must be awakened. Pangalawa, we must be aware. And last, we must be alive. Ano nga pong una? Awaken. So, gising pa po tayo. Amen. So una po, awaken. In Luke 15:11-32, hindi ko na po basahin kasi mahabang parable po ito. Kwento po ito ng prodigal son. Ano? Sino po dito ang nakakaalam ng kwento ng prodigal son? Lahat po naman po tayo, di ba? At isang parte po doon, ang sabi po dito ng prodigal son, ito yung word na awaken, na-awaken sa kanya. He came to himself and he said, my father has people that work for him that have more than enough. So what I am doing in a pig pen, I am going to go to my father and ask for forgiveness and ask him to make me his servant. Bakit kaya dumating sa ganun bilang isang tao? Bilang isang Kristiyano po, the moment we accepted Jesus Christ, God gave everything to us. Amen po ba yun? Above everything na ibinigay sa atin, God gave us life everlasting. Pero hindi niya po tayo kinulong dun lang. Pero binigyan po niya po tayo ng free will. Tama po ba yun? Hindi niya po tayo ginawang robot o ginawang tao-tauhan. Hinayaan niya po tayong lumaki to our full potential. Pinakawalan niya po tayo in a way na, okay anak, dito ka sa gitna ng dagat. Arukin mo yung pinaka-the best mo bilang isang Dondy, bilang isang mahalia na ginusto ko para po sa'yo. Sino po ang excited dun sa, Lord, I am so excited for that kind of full potential na inilaan mo para sa akin.
Alam niyo po ba itong prodigal son? Alam ko po na alam niyo yung kwento. Hindi pa patay yung kanyang ama, hiningi niya na yung parte ng yaman ng ama niya, yung pamana sa kanya. Try to imagine bilang isang magulang, buhay ka pa. Oo, literal na mayaman ka, may kaya ka, at meron talagang parte yung anak mo. Pero buhay ka pa. Tapos sabihin ng anak mo, ama, parang gusto ko nang kunin yung pamana mo sa akin. Alam niyo po ba, the moment we accepted Christ, He already gave our share. Bakit? Sa paanong paraan? Binigyan niya na po tayo ng parte sa langit. Amen po ba yun? Nilaanan nila tayo ng tahanan, ng ating kanya-kanyang tahanan sa langit. Diba, buhay pa tayo, pero binigyan niya na tayo ng parte ng yaman niya sa langit. Amen po ba? Ganun ang Ama. Kaya nga, sabi ng Ama, sige, ipagkakaloob ko sa iyo yung parte mo sa yaman ko. At ano ang ginawa ng anak? Nilustay niya ang kanyang yaman sa lahat ng luho ng mundo. Hanggang dumating siya sa point ng buhay niya at na nagising siya sa bangungot na pinasok niya, na awaken siya, na oo nga pala no. Yung ama ko na ang daming servant, ako na nandito sa kulungan ng baboy na kinakain yung pagkain ng baboy. Yung mga servant nga ng ama ko, hindi ito kinakain eh. Di ba? Ano kaya kung bumalik na lang ko sa ama ko, hihingi ng kapatawaran, at sasabihin ko sa iya, ama, tanggapin mo ako bilang takapaglingkod mo na lang. Pero anong ginawa ng ama? Hindi. Tatanggapin kita bilang aking anak na nawala. Ganun po ang ating Diyos. Hahayaan niya tayo. Di ba? And the moment we've been awakened, kaya nga po, magising tayo sa katotohanan. Without God in our life, we cannot do anything. Oo, hahayaan ka ng Diyos na gawin mo ang lahat ng gusto mo at darating sa point ng buhay mo, babalik at babalik. Ito yung kasiguruhan eh. Babalik at babalik at babalik ka sa Panginoon. Ahayaan ka lang niya. Sige na, okay lang yan. Walang problema sa akin. Araw-araw, ganito, ganyan. Liwaliw sa mundo. Nakalimutan ang responsibilidad bilang isang Kristiyano. Okay, no problem. Dahil alam ng Panginoon, makukuha mo lang ang full potential mo bilang isang kabataan, bilang isang Kristiyano, if you will be awakened into the realization, to the reality bilang isang Kristiyano, na hindi mo kaya ang lahat ng bagay kung hindi mo kasama ang Panginoon. Kaya nga, ngayon pa lang po, hindi pa na po tayo dumaraan o nagdadaan sa ganong pagsubok. Paalala ko sa ating lahat, ano po? Huwag na lang po natin hintayin yung pagkakataon na ganon, na susubukin tayo ng pagkakataon, ng panahon, na kung saan walang-wala na tayo, saka tayo babalik sa ating ulirat na, oo nga pala, hindi ko pala kaya kapag ako'y hiwalay sa Panginoon. Ngayon pa lang po, di ba? Gisingin mo yung sarili mo. Dondy, gising. Bumalik ka sa Panginoon. Amen? Amen. Diba? Pangalawa po is aware. In Philippians 4:13, sabi po dito, I can do all this through Him who gives me strength. O sa other translation, I can do all things through Christ who strengthened me. We need to be aware that we can do all things through Christ who strengthens us. Amen po ba yun? Alam niyo po ba na higit na mas malakas, higit na mas dangerous yung shark na namuhay sa open sea compared yon sa namuhay sa marine aquarium. Diba? Bakit kaya?
bakit kaya ganun, ano? Bakit kaya mas dangerous yung mga pating sa dagat compare yung makikita natin sa mga ocean park, di ba? May mga pating doon na hindi tayo sinusugod. Kasi po, ganito yun. Ano po? If we confine ourselves into our situation right now, hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Anong ibig kong sabihin? You need to be aware that you need to go out to your comfort zone. Huwag kang matakot dahil ang sabi ng Panginoon, kaya mo ang lahat ng bagay. Minsan po kasi, sa sobrang takot natin na hanapin yung ating full potential bilang isang Kristiyano, hindi tayo gumagalaw. Anong gusto kong sabihin? Okay na ako dito. Solve na ako dito. Pero sabi ng Panginoon, hindi anak, meron akong mas gusto, mas malaking plano para sa'yo. Lord, okay na ako dito. May sweldo na ako. Malapit ako sa pamilya ko. Okay na po ako dito. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi anak, hindi yung pinaka-plano ko para sa'yo. Nasa step one ka pa sana. Ito yung susunod. At ito yung mas susunod. Minsan po kasi, that kind of step of faith is hurting us. Diba? We need to be aware na ang pagkilos ng Panginoon sa bawat buhay natin, minsan nasasaktan po tayo sa panong paraan. Kasi po, inaalis tayo ng Panginoon sa pinaka-komportable nating lugar at dinadala niya tayo sa isang lugar na kung saan hindi natin alam ang gagawin natin. At doon natin matatagpuan ang awareness na oo nga pala, I can do all things through Christ who strengthens me. Sa sobrang comfort natin sa isang lugar, nakakalimutan natin ito eh. Yes or yes? Totoo po, oo. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon para sa atin. Totoo po. Sa sobrang komportable ka na sa buhay mo. Ako po, from Monday to Friday o Thursday, alam ko yung aking routine. Gigising ako ng alas 6, magtatrabaho ng alas 8, magta-time in ng 8, magta-time out ng lunch ng 12, magta-time in ng alauna, magta-time out ng alas 5, the following that, magluluto hanggang the following day. Same thing! Ano? Pero, ito po yung napakaganda eh. Kapag merong nais ipagawa o merong nais iparanas sa'yo ng Panginoon for you to reach that full potential of yours, aalisin ka ng Diyos dyan. At minsan, hindi ka komportable. Di ba? Kasi ganito po yun. The moment po na na-reach na yung peak ng paglaki ng shark, ang ginawa ng mga marine biologists, inalis yung shark. Sabi niya, tingnan nga natin kung lalaki pa yung pating. Di ba? Sabi niya, oh, sige, alisin ka namin. Dalhin ka namin sa open sea. Ito yung good news. Na-reach niya pa rin yung full potential niya bilang isang pating. Sa atin pong buhay bilang isang Kristiyano, mapalad po tayo ngayon. Bakit? Dahil sa murang edad natin, nandirito na po tayo. Sa totoo lang po ang public speaking, hindi ko naman po yun na hindi ko yun naaralan sa school. Ang ganito, hindi wala pong subject na itinuro sa akin na ganito na kung paano magsalita sa unahan. Sa totoo lang po, sa school, mahihiyain po ako, pero madaldal. Ano? Magkasalangat ba yun? Oo, magkasalangat yun. Trust me. Pag ang kasama ko, mga kaibigan ko, sobrang daldal ko. Pero pag, section Krypton, sa nangaka-college, Krypton, kasama sa, tawag dito, anong, basta first section, kami yung second section, mga banda, second section yan. Yung second section, may ano tayo, joint class, section 1 tapos section 2. Si sobrang iingay na mga estudyante, pag sinama sa section 1, ang tatahimik. Ang sabi ni Teacher Jam, totoo po yun. Diba? Ganun po tayo bilang isang kabataan o bilang isang tao. Kapag nasa komportable ang sitwasyon tayo, ang iingay talaga natin, sobra. Itong ang iyabang muna, kaya ko na eh. Ako pa. Pero kapag nilagay ka na sa isang sitwasyon na hindi mo pa nararanasan, tatahimik ka na lang minsan. And sabihin mo, Lord, hindi ko kaya. And I am aware na ikaw
Ikaw, Panginoon, ang kailangan ko. Isa pa pong example, ako po bilang tawag dito, nung time nung ako'y tawag dito, nasa edad nyo, pero nasa edad nyo pa rin ako, mga kabataan. Ano pa lang ba ako, 30? Kaya nga nagpagupit ako para hindi masyadong halata na medyo may edad na. But anyways, nung time nyo po, sabi ko, Nasa band ako noon sa band, pero hindi ako masyadong marunong tumugtog, kumanta, and everything. Sabi ko, gusto kong matutong mag-gitara. So ang ginawa ko, nagpabili ako kay mama ng gitara, pero hindi ako marunong mag-gitara. Ang sakit nun sa dibdib, sobra. Imagine nyo po ah, pupunta ako ng school, dala-dala ko yung gitara, na regalo ni mama sa amin ng kapatid ko. Tapos, ang gagawin ko, ipapahiram ko yan sa marunong mag-gitara. Tapos titignan ko kung paano siya mag-gitara at gagayahin ko yun pag-uwi sa bahay. Masakit po yun kasi tano. Bakit? Gamit ko yun. Papahirin ko sa kanya. O paano pa naputol yung string? Siyempre ako ang papalit. Paano ko nasira yun? Ako ang papalit. Pero ginawa ko yun at my own risk, di ba? Para matuto ako. Nagigets niyo po yung gusto kong sabihin. Minsan po kasi, minsan sa buhay natin, kapag sa atin, ayaw nating ibigay sa Panginoon. Ano? Ayaw nating ipagkaloob sa iba. Lord, sa akin to eh. Hindi. Bigay mo yan. Akong bahala. That moment, sabi ko, kay Pastor Abs, Pastor, ay hindi mo siya Pastor Abs noon. Sabi ko, Sir Abs, pwede pa ako makapasok sa worship team. Sige, pasok ka sa worship team. Tapos, ang sabi ko, mag-gitara po. Ay, mag-bass, kaya mo yan. Hindi mo ako marunong mag-bass. To cut the story short, wala sa imagination ko, wala sa panaginip ko, wala akong anuman sa buhay ko na makikita ko ang sarili kong natutugtog. Diba? Nakikita ko yung sarili ko. Ang pinakahuli kong natutunan na instrument, keyboard. Pinag-aral ako ng church mag-keyboard. Tapos, after that, hindi ko siya na-practice kasi mahirap talaga, as in mahirap. And then, that time, sabi ko, kailangan ko na matuto para matulungan ko si Pastor Alves and everything. So, lumabas ako sa comfort zone ko sa pag-gitara and everything. Natuto ako mag-keyboard na after 3 years ng pag-aral ko noon, bumalik ako, nag-keyboard, hanggang natuto ako. So sa atin po, bilang isang kabataan, for us to have that kind of full potential, we need to be aware na kailangan natin ang Panginoon. Aware na ang lahat ng bagay ay makakaya lang natin kapag kasama natin ang Panginoon. Tandaan, paalala po ano, makakaya mo lang ang lahat ng bagay kapag kasama mo ang Panginoon. Minsan po kasi, sobrang brusko ka na, kaya ko na yun, ako pa. No. You need to be aware na ang lahat ng bagay ay kaya mo lamang kapag kasama mo ang Diyos. Nung ano nga po, nung pasiroma namin, example ko pa, nagbangka, ikot, ang lalim. Alam yan ni, tawag dito, ang kasama ko nung katabi ko, si Brother tawag dito. Si Brother Adong, sabi ko, bro, pag nahulukuldi bro, saluhon mo ko ta, di ako tawag maglango. Sabi ko, hanggang hindi lang kaya ko, ta, marunokso lang ko para makasurvive. And then that time, medyo hesitant ako, ta, siyempre, first time ko po yan, since ako yun, hanggang ngunyan, lang pinakainod ko duman. Then, natakot ako, di mo ito maglango eh. Paano, pag nahulo ko dyan, di, goodbye Philippines na ko eh. So, that time, sabi ko, Lord, sa sarili ko lang, pipre-pre, ngirit-ngirit, naging ngirit sinda ako, kinakaraba duman. Paano, maya kitang life best, di ko eh. Pero, natutuwa ako dahil, di ba, sabi ko, Lord,
hindi ko siya may experience kung hindi ko tinilay. Totoo po. Diba? Sa buhay po natin, hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi mo hahayaan na ang Panginoon ipa-experience sa'yo. So ngayon po, kung may mga sitwasyon sa buhay natin na pinapagawa ang Diyos sa atin na nagsasabi ka, Lord, parang hindi ko kaya. Kapatid, ito yung paalala ko sa inyo. Kaya mo yan dahil kasama mo ang Diyos. Oh, pag sinabi ng Panginoon, oh, anak, parang mas lalago ka dito sa trabaho nito compare sa trabaho mo ngayon. Lord, okay na ako dito. Hindi anak, mas lalago ka sa trabaho nito. Example po ah. Last example, ang daming example. Ako po, nag-graduate po ako ng FSIM, Food Service and Institutional Management sa USI. Pero ang trabaho ko po ngayon sa hospital, anong connection? Asan ang connect? Diba? Dapat ako nasa hotel, tatrabaho, or nasa isang restaurant, tatrabaho, or nasa isang fine dining, nagluluto, nagsiserve, or basta about food service. Pero nasaan ako ngayon? Nasa hospital. Nung namatay si Papa, inoferan ako ng trabaho ng City Hall, sabi ko, ay, that moment sabi ko, hindi po pwede. Mama kong pag-aram. And then, that moment, to cut the story short hanggang ngayon, sabi ng mga classmates ko, ba't ang tinitake mo ng Master's in Hospital Administration, dapat Master's in Business Ad sana, or Master's in kung ano man mga field, ba't Hospital Administration? Sabi ko, ewan ko nga din eh. Pero ito yung direksyon na gusto ng Panginoon na tahakin ko. Diba? Minsan po kasi, sa sobrang alam natin ang buhay natin, minsan, nakafocus po tayo kung anong gusto natin. Hindi kung ano ang gusto ng Panginoon. Ano nga po yung una? Awaken. Second, we need to be aware that we can do all these things through Christ who strengthens us. Again po, kaya mo lamang ang lahat ng bagay kapag ang Diyos ang kasama mo. Amen. And lastly po, we need to be alive. Alive in what? Alive in responsibility. Diba? Minsan po kasi bilang isang kabataan, nawawala sa atin yung sense of responsibility. Responsibility in our family, responsibility in our partner o hindi partner, yung baka isipin natin yung boyfriend, girlfriend mo, hindi. Partner in a way, yung mga kaibigan mo. Responsibility mo sa church, your responsibility in Christ, your responsibility sa city. Then sa sobrang, ang kabataan kasi ngayon, parang isigaw laki. Okay, wala, okay lang ako. But you need to be alive in your responsibility. Diba? Katulad nung il, na alam niya na kailangan niya na kumain. Pero dahil nawala na yung kanyang sense of responsibility sa sarili niya, nawala na yung amor sa sarili niya, kahit nandun sa harap niya yung pagkain, kasi pinakawalan na, di ba, ilis na yung, ano, yung transparent na glass, hindi niya na kinain. Di ba? At namatay na siya hanggang namatay na siya sa gutom. Sabi nga po dito sa, hindi ko pala napalitan, sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Diba? Ito po yun. All things work together for those who love God. Diba? Work together for those who love God. Meaning to say po, lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, it will work together. Ano po? Lahat ay mapapangyari according to His purpose. Sino po dito ang binigyan ng responsibility ng magulang tapos minsan hindi natin alam kung anong ipapriority natin? Example ano? Basic responsibility. O, Aki, ika ang tagahugas kada Lunes. O, ika man, pag Martes. O, pag Lunes, turog ka. Ay,
Ma, may ano kayo kami duman, ma? May iriba lang kami duman. May competition sa ML. Naka-register na pala kami. Hindi ko makakahugos ko niyan. Diba? Or ma, may ano kaya ma, kadakol module. Hindi ko makahugos ko niyan. Diba? Or ma, dakol ang rason. Sobrang dakol. Hindi nawawala ang rason. Pero ito po yung paalala ko sa inyo, ano mga kabataan. Matuwa po tayo kapag binibigyan tayo ng responsibilidad. Lalo na sa bahay. Kasi po, darating ang panahon kapag nasa ganito na kayong sitwasyon. Ano, may mga trabaho na kayo in everything. That kind of responsibility na kapag pinagtiwala sa iyo ng bossing mo, ng head mo and everything, ano po yun? Fulfillment po yun bilang isang empleyado. Bakit? Kasi nandun yung trust. Nandun yung tiwala sa'yo. Na, itong anak ko, pag binigyan ko ito ng responsibilidad, ako yung naniniwala na gagawin niya. Nagtitiwala na gagawin niya. Katulad po sa atin, mga leaders na nandirito, di ba? Matuwa po tayo. Magalak. Kaya nga po, sa lahat ng mga binigyan ng responsibilidad ng Panginoon, sa lahat ng mga gawain, matuwa ka. Dahil nagtitiwala ang Diyos sa'yo. Diba? Sabi nga po namin sa mga workers, hindi po ang Diyos ang nagbebenepisyo sa paglilingkod natin sa Kanya. Tayo po yun. We are the one who benefits sa ministry natin. Bakit? Do you think po na sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po tayo nagbebenepisyo? Hindi. Sobra-sobra. Ako po, living testimony po. Ako po, kung hindi po ako nag-say yes kay Lord, hindi ako marunong magsalita sa unahan. Kung hindi ako nag-say yes kay Lord, hindi ako marunong tumugtog ng kahit anong instrumento. Kung hindi ako nag-say yes kay Lord, siguro isa ako sa mga tambay sa kanto. Totoo po. Kasi po ako talaga, nung high school hanggang college, hindi po talaga ako paraalar. O hindi po talaga ako mahilig maglaog. Dapat ako Namang okay lang. Lang okay yan. Diba sa paraluok, para absent? Ibang paraluok sa para absent. Magkaiba po yan. Ano? Magkaiba yan. Ang paraluok po, sa first subject, yaon ka. Second subject, mayo ka. Ako po, pag sinabi absent, absent yan. Anyways, diba, sabi ko nga, Lord, totoo po, sa totoo lang po, kung hindi ako sumunod sa Panginoon, hindi ko ma-reach ang ganitong potential ko sa bilang isang lalaki. 'Di ba? Sabi nga po, buti pa si Dondy nakapag-settle. Alam, baka akala nyo nakapag-settle na, pero hindi pa. Ang dami pang ninaayos ng Diyos sa akin. Bakit kaya po nasabi ng mga kaibigan ko? Kasi po sila nagtatrabaho, wala pang pamilya hanggang ngayon. Ako may anak ng isa. Tutuwa sila. Buti pa si Dondy may anak ng isa. Buti pa si Dondy may bahay na. May trabaho, maayos. Ay, hindi mabuti. Mabuti ang Diyos kasi pinagkaloob niya ako ng ganito. At hindi pa nagtatapos ang Diyos dahil, paano ko nasabi? Ang dami namin pinagdaraanan ngayon. At alam ko, sa pinagdaraanan namin ngayon, I am aware that God is leveling up our faith. Diba? Kung noon, sa simpleng problema, namumroblema na kami, yung simpleng problema noon, ngayon, hindi na namin pinag-problema. Ngayon, ni-level up. Yung problema na hindi namin ini-expect na mapaproblema namin, ngayon, pinag-problema na namin ngayon. At sabi ko, Lord, talagang totoo na nais mo, hanapin ka namin araw-araw. A life in our responsibility in you. Minsan po kasi sobrang daming problema natin, nakakalimutan na natin yung responsibilidad natin sa Panginoon. Ito yung paalala, that all things work together for good to them that love God. Ano po? Kaya nga po, masaya, tawag dito, punong-puno ng good memories ang kabataan ko dahil sa church. True po. Diba? Ako hindi ako pala kaibigan. Kukunti ang kaibigan ko. Hindi ako yung masyadong nagdedayo sa barangay
ganito para makipag-basketball. Hindi ako ganun na kabataan. Hindi ako ganun na tao. Pero dahil na-experience ko yung pagiging youth sa church, doon ko masasabi na maganda yung ano ko, yung kabataan ko. Sobrang punong-puno ng istorya. Sobrang punong-puno ng lesson na dala-dala ko hanggang ngayon. And for us to know our full potential, we need to focus to God. Sabi nga po niyan, sa salita niya, kung may mga Biblia po tayo, makipagbukas po kayo sa akin. Ito po yung last verse na ating babasahin ngayong hapon. Sabi po diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Diba? Trust in the Lord. We need to be awakened. Diba? Magising ka na hindi mo kaya ang lahat ng bagay kapag wala ka sa Diyos. Pangalawa, we need to be aware. Aware na ang Diyos ang kasama natin. Aware na kapag kasama natin siya, lahat ng bagay na ating makakasalubong, makakaharap, ay kayang-kaya natin. Pangatlo, we need to be alive. Alive in our responsibility. Alive in everything na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Diba? Baka tulad tayo nung Pike. Bakit kaya siya, diba sabi ko, namatay siya dahil sa gutom? Bilang isang Kristiyano, yung gutom hindi lang physical. Sino dito ang merong pagkagutom emotional? Akala kasi natin yung paggutom physical, yun lang yung isa sa mga nakakamatay. Hindi po. That hunger in emotion, that love, that acceptance, belongingness sa group, di ba? Ito yung kinakahalap ng mga kabataan. Buti kami noon, sa totoo lang po talaga, nung kabataan namin, ang iniisip lang namin noon, tawag ka niyo, pagpiristahan, o makikidula kita. Di talaga kami usok, hindi ko alam kung bakit ganun ang kabataan namin noon sa ngayon. Noon hindi uso yung mahiribi-hibi. Pag nagsiruwayan, ang ingiritan ka lang, ay, nagsiruwayan na ka mo. Oh, okay lang yan. May hiribi yan. Sabi ko, ay, that kind of emotional hunger na inahanap natin, that acceptance, di ba? Tandaan po natin na ang Panginoon, tanggap tayo kahit ano man tayo. Amen. And for our conclusion po, know God for He knows your potential. Ito yung pinaka-conclusion eh. Kilalanin mo siya. Seek Him first. For He knows your potential. Wala po sa graduate school, wala sa Ateneo, sa USI, sa UNC, sa Naga College, or kung saan man universities, mahahanap yung full potential mo. Nasa Panginoon yun. Know God above everything, for He knows your potential. Amen? Diba? Huwag mong hanapin kung kanino man. Because you bring sweet naman nun. Ha? Anong awitin ni BTS? Hindi ko siya masyadong alam. Kilala lang Dynamite. Alam ko Dynamite, ano yan, lumpia na may sili. Yan ang Dynamite na alam ko. But anyways, ito po yung paalala sa atin ng Panginoon. Know Him for He knows your potential. Amen. Let's close in prayer. Heavenly Father, thank you for reminding us na sa iyo lamang, Panginoon, matatagpuan namin yung pinaka full potential namin bilang isang kabataan. Dahil ikaw ang nagplano at nakaakda nito, O Diyos. Ikaw ang siyang humubog sa amin, Panginoon, at humubog sa amin hanggang doon ma-reach namin yung full potential namin bilang lingkod mo. Sa mga oras na ito, I declare, Panginoon, sa lahat ng mga kabataan, ang iyong pangunguna, ang iyong pagsama, ang kanilang maranasan, sa lahat ng kanilang ginagawa, meron mo silang ngayon binagdaraanan, Panginoon, na problema, pagsubok,
emotional man yan, O Diyos, sa pamilya, finances, o kung ano man, O Diyos, samahan sila sa lahat ng sitwasyong ito. You are the only way out, Panginoon, para sa kanila. And I pray, araw-araw, maalala nila na ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. At ang nais mo lamang, Panginoon, ay lumapit kami sa iyo. We need to be aware that hindi namin kaya ang mga bagay nito kapag kami hiwalay sa iyo, O Diyos. And Lord, sa mga oras pong ito, ang iyong masaganang pagpapala sa pamamagitan ng iyong salita, natanggapin namin ito at alam po namin, makikita-kita muli kami sa mga darating na araw at sa journey na pagsaliksik namin sa aming full potential, Lord God, masasabi namin, kasama ka namin, O Diyos, na hindi mo kami iniwan sa journey ito. At ikaw ang aming gabay sa lahat, O Diyos. Ikaw nga, O Diyos, ang siyang manahan sa bawat puso namin sa salitang natanggap namin ngayon. Na ikaw po ang aming Diyos na kasama namin sa lahat ng oras at pagkakataon. Muli po, salamat sa hapong ito. Salamat sa iyong salita. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.